Yan mga chong, welcome back. Para sa araw nito, ang tatalakayin natin ay ang Git at GitHub. So, ano ba si Git? Pag sinerge nyo sa Google, makikita nyo si Git, sasabihin sa inyo, version control system. So, ano ang isang version control system? Ang ginagawa ng isang version control system is nagre-record sila ng changes sa isang project. For example, may ginawa kayong requirement, then nag-code kayo ng requirement na yun. So, sinisave nila yung code mo, yung binago mo dun sa project. Kagandahan dito, for example, nagkaroon ka ng maraming requirement, okay? Patong-patong ng requirement, and then one day, gusto mo tanggalin yung isang requirement na nilagay mo. Pwede ka mag-recall ng version, so maraming uli ng pagre-recall ng version gamit ang Git. Pupuntahan natin yun para maibalik yung version ng project na iyon sa kahit anong oras. Kagandahan pa sa Git, pag sinamahan mo siya ng GitHub, it allows code collaboration. So, pwede kayong mag-code ng sabay-sabay ng mga kasamahan mo. Okay, so this is really good practice para sa mga estudyante na gustong mapunta sa field ng IT. It's almost a requirement na ngayon eh. Dati kasi manual namin ginagawa to. Pero since nauso ang Git, it's almost karamihan sa company ngayon wants a student or a candidate or a resource na prospects nila isa na yung mag-Git. So, eto. Tuturo ko sa inyo kung paano gamitin si Git. So, for example, bigyan ko yung analogy para saan ba ginagamit si Git. Nagkaroon ako ng isang kliyente. Right? For example, pinag-design niya ako ng website. Now, dinisignan ko siya. Sabi kasi ng client sa akin, gusto ko yung website ko, puro gallery picture. So, ayan, nagkama pa ako ng version 1 ng website. Sinabit ko sa kanya, doon sa client ko na to. Okay. Then, si client nagbigay sa akin ng feedback. Sabi niya sa akin, parang ang pangit ng website. Parang gusto ko yung medyo, ganda mo naman ng konti. Lagyan mo siguro ng carousel. Tapos sa ibaba ng carousel, meron description ng picture. Tapos may additional picture. So, as a web developer, wala ka lang magagawa. Susunod ka sa client mo. So, bibigyan ko siya ng version 2. Ayan, nilagyan ko ng carousel yung website. Tapos, pagka napindot yung image dito, mapupunta dito sa baba. Ayan na naman si client. Sabi niya, developer, tingnan mo, daming blank space dito sa gilid. Gusto ko ma-maximize yung website ko. Oh, wala tayong magagawa. So, gawa tayo ng version 3. Another revision. So, bigyan natin siya ng website. Kinain niya lahat ng space. Ayan, mas okay siya ngayon. May description. Okay, so, mukha na siya si client. Ang sabi nila ni client, feedback number 4 niya is, feedback number 3 niya is, siguro, gawin na lang natin kulay green yung website. Kasi ayoko ng blue. Pangit yung ano ng kulay blue. Hindi ko trip yung kulay ng blue. Gawin natin medyo kulay green yung theme ng website. So, nag-version 4 ako ng website. Nag-run tayo revision. Ginawa natin. Ayan, ginawa natin green yung website niya. And sinabit natin sa client. Sabi niya, bossing, napag-isip-isip ko. Mas gusto ko yung unang design mo eh. Anak ng toko ang client ka. So, paano ka babalik dun sa version 1 na yun kung hindi ka gumagamit ng Git? So, pwede. Actually, may work around. It's either gagawa ka ng iba't ibang file directory para dun sa bawat project mo. Sabi mo, version 1, may directory ka. Version 2, may directory ka. Version 3, and so on and so forth, meron kang directory. Eh, paano kung nakaabot ka ng ilang revision? 32 revision. Nako po, kawawa ang hard disk mo. So, dito, gagamit natin si Git at si GitHub. Now, ito na yung pinakabuod niya by use Git and GitHub. So, stores revision in project history in just one directory. So, ayun nga, it actually works like, paano mga analogy dito. Pag naglalaro kayo, are you familiar with the save point? It's just like that. The save point na pwede mong i-load kahit kailan. That's how Git works. Alright? So, mamaya natin i-discuss yung collaboration. Okay? Explain natin, paano ba i-install ang Git? So, pupunta ka lang dito sa website na to. Yan, git-scm/downloads. And then, click mo tong Windows. Yan. Kung naka-Windows ka, yan ang kiklik mo. Kung naka-Mac ka, ito. Alam niyo na yan. And then, when you install, just click next, next, next. Ma-install yan. And then, para dito sa akin, meron command line si Git. Pero dito kasi ako nasanay sa cmdir. So, if you want, makasabay sa tutorial natin, you can download cmdir.net. Okay, make sure to download the full version para sa Windows. Okay? So, let's proceed. So, paano ba natin gagamitin tong si GitHub? Alright, let's quit this PowerPoint presentation. Okay, sama ano ko.
Okay, so meron akong in-attach description ng video na to. Meron akong in-attach dun na starter kit. Alright, starter kit na gagamitin nyo. Alright, so you can paste that on your desktop or anywhere. So, ito yung starter kit na binigay ko. Ito yung resto bar, that rar. So, gagamitin nyo. Sorry, no ball. Medyo masami pakaramdam ko. And you just have to extract this one. So, extract nila. There we go. So, meron na tayo nitong starter kit natin, which is the resto bar. This one. Alright? And then, using CMDIR. So, launch natin si CMDIR. Pero make sure that you run as administrator. Alright? Para lahat ng permissions meron siya. Okay. So, you need to know the basics of the command line. So, paano ba ang basic ng command line? So, una natin gagawin, we need to change directory papunta kung nasaan itong starter kit natin. Alright, so paano gagawin natin doon? CD. Alright, and then forward slash D. So, lilipat kasi tayo ng drive. Eh. Nasa C drive ako, pupunta ako sa S, kaya forward slash D. And then, copy lang natin to. Ito kagandahan sa CMDIR, pwede ka mag-paste. Paste natin dito. Enter. So, nandito na tayo sa resto bar na ano natin, paggagalawan natin. Alright, dito sa loob ng directory natin, sa resto bar directory, ang una natin gagawin is this one, git init. Alright, so unahin natin, mag-git init tayo. Pero bago yun pala, buksan natin si Atom, which is ang ating default text editor. Kahit anong text editor, pwede nyo gamitin, pero ito talaga ang favorite ko kasi si Atom, dito ako natutong mag-code. So, bubuksan natin yun, yung directory na yun dito sa Atom. So, punta tayo dun sa saan yung tutorial, restore. Kayo kahit saan yung directory, pwede nyo i-paste. Okay lang yan. Alright, pag ganito na tayo, select folder. So, as you can see, dito sa ating project tree, ito na, nandito na yung ating ginagalawang project. So, we will start initializing. So, let's try git init. Alright, tingnan natin dito sa PowerPoint natin. Wala na tuloy. Sige, ganito na lang natin para mas makita natin. Kailangan ko rin kutuloy ito as guide. Okay. So, what we need to do, git init. So, mag-initialize to ng repository. So, git init. Alright. So, paano natin malalaman kung gumagana na yan? Makikita nyo dito, sa ating Atom, nagkaroon ng git na folder. And, madami kang pwedeng i-setup dyan, actually. Pero, hindi mo natin configure. We just want to scratch kung paano gumagana si git, actually, for this tutorial. Okay. So, ang una natin i-configure is yung email na gagamitin natin. Alright? So, you have to type this command. Git config... okay. So, type natin itong command na to. So, git config dash dash global user dot email. So, ba't ba importante yan? It's just a reminder ko anong email ang gagamitin natin para pagka nagkaroon ng records. So, mamaya makikita nyo para saan yan. Yung ginagawa natin. So, just type the email, this command. So, ito kasi yung email address ko. So, yun ang gagamitin ko. Okay. And then, another one, you have to set the username. So, set my username. Siguro, remarts0132. Ayan lang. Sample username lang naman yan. So, you can check. Yung naset, kung naset siya talaga. So, you can type user.email. So, ayun siya. Naset yung sa email. And then, you can type the name para sa username. Ayun siya. So, naset na siya. We're good to go actually pagkatapos niyan. Now, para saan ba ginagamit itong si git? Okay. First thing na gagawin natin is i-initialize natin yung base file natin. So, pag close ko to, tingnan niyo mangyayari ah, pag close ko to. Si Atom, tingnan niyo itsura ng structure file na 'yan. Ito kagandahan kay Atom eh. Close ko, bubuksan natin ulit. All right. So, let's add the project. This one. So, mapapansin mo, naging kulay green. That means, pinapanood na tayo ni git, naghahanap na siya ng changes. And since this is our main, ito yung pinaka-main code base natin, lahat dito na nakita niya bago. And pagka nakakita siya ng kulay green, ang ibig sabihin nun, there's actually something new. So, ibig sabihin, new file to, yung index.html, new file ito mga folder na to, na ngayon lang niya nakita si git. So, pinapanood niya. So, what we will do here is we will need to type yung tinatawag nating commit. Ay, commit tuloy. Add. Alright? So, ano ba mangyayari dito sa git add?
ang ginagawa niya, i-stage niya yung file. So, ano ba ibig sabihin ng i-stage? Ibig sabihin nun, i-re-ready natin para ma-commit siya. Bago natin siya ilagay or i-save, kailangan muna natin siyang i-stage. So, bakit natin ginagawa yung staging na yan? It's actually a layer of protection para ma-check muna bago tayo mag-commit. Kasi once na mag-commit yan, mare-record na yan. Unless, i-re-revert mo or buburayin mo yung, tawag dito, yung head na yon. Now, try natin i-add yung commit na yan. Alright, so, dito, i-add natin sila. Yung commit na to. Alright, yung bagong yan. So, type natin, git add. Alright, so ano ang i-add mo? Pwede mong i-type yan pa isa-isa, index.html, pero mas madali dyan is asterisk or period. So, git add space period. So, mangyayari dyan, ma-add na siya dito sa tinatawag nating staging area. So, anong gagawin natin dito pag na-add na natin sa staging area? What we can do now is to check for the status. Anong ginagawa nitong git status na to? So, i-check niya kung sino-sino yung mga i-add niya pag nag-commit siya. So, makikita mo dyan, naka-stage. Ito yung mga file daw na naka-stage. So, ito yung mga ready nating file na gamitin. Now, alam ko medyo nalalabuan pa kayo sa nangyayari. Pero sundan nyo lang, magigets nyo rin itong mga pinagsasabi ko mamaya. Okay, so, pwede na natin siyang i-commit. So, paano natin i-commit yun? Tandaan nyo, i-add muna natin. Git space add space all. Okay, na yung sabihin nun. Git status para makita natin kung sino yung nasa staging process. Alright, itong command data na nasa iba, that is to remove kung ano man yung mga nasa stage. For example, hindi mo nagustuhan yung mga in-add mo, you can just remove it actually. Alright, so ito yung command for remove, yung git space rm space double dash cache space all. Alright, now, once na we're sure dito sa i-commit natin, we can type now git commit dash m. So, ano yung ginagawa ng dash m na yan? It's actually a message. For example, nagkaroon kayo ng changes. So, since this is the first change, nasabihin ko dito, ito yung core code base. Right? So, kailangan, pagka naglalagay kayo ng git commit message, kailangan medyo detailed. Alright? Hindi pwede yung committing something. So, ano yung pinomit mo? Hindi makukita ng mga teammate mo kung ano nangyari dun sa commit mo. Alright? So, when we commit this, nagbumuo na tayo ng tinatawag nating head. Alright? So, ayan. So, create natin yung core project. Bumuo tayo ng tinatawag na head. So, ayan yung itsura ng head. Now, we can check for this log. Alright? So, yung head na yan. So, this is the first save point. Ayan yung head na yan. Medyo mahaba yung itsura. Pero, pwede natin pa-clean yan para hindi tayo malito. Alright? Git log dash dash 19. So, ito yun. Ito yung pinaka unique or primary key nung head natin. So, ang nakalagay dito ng description is committing core code base. Alright? So, pag ginawa natin one line, mas pinaikli siya na log. Pero kung gagamitin mo ulit git log, makikita mo talaga kung sino yung author, kung kailan ginawa yung commit na yun. So, this is basically your first save point. Alright? So, anong silbi niyan? Anong silbi ng ginagawa ng first save point na yan? So, let's say, let's try to create another save point or another head. Head ang tawag din sa save point na yun, guys. Sundan nyo. Alright? Let's say, nag-edit na ako. Gumawa ako ng changes dito. Sabihin natin, nilagyan natin ng navigation bar. Alright? So, kukopya na lang sa Bootstrap para mapabilis yung pagkukode natin. Kasi ang importante dito is yung tawag dito. Yung matutuhan nyo si GitHub. Alright, ikakopy ko lang ito muna. Maglalagay lang tayo ng sample code. Alright, ito yung sample code. Ayan, tuyoy na lang muna ko. Alright, ito yung sample code. Save natin. So, once you see yung sinave ko, yung sinave ko yung file, it turned into orange. Ang nag-turn into orange lang ay si index.html at si restobar. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, sa loob ng restobar folder natin, nagkaroon ng changes, pero walang bagong file. Ibig sabihin nun, nagkaroon ng changes, pero yung file na yun, existing na, dati pa. So, ibig sabihin nun, code changes, walang file na nadagdag yun. Alright? So, si-save natin ngayon. And then, we can now, ano yung gagawin natin? Git add all. Ibig sabihin nun, ilalagay natin siya dun sa staging process. So, i-stage natin siya. Once na ma-stage, we can now commit. Then, type the message, kung ano man yung dinagdag natin. Sabihin natin, added the navigation bar. Actually, ganito yan. So,
you can type in kung sino yung nag-add. So, actually, kita naman na sa author yan. So, it's alright now. I added the navigation bar. Enter. So, na-commit yung changes dito sa master. Ayan, sasabihin naman ng master ninyo. Sabihin, ba't ka nag-commit sa master? Ganito, ganyan. Mamaya, i-explain ko yan. Dito muna tayo sa master mag-commit. Okay, alam kong bawal mag-commit sa master. Pero, explain muna natin ito. Yung basic lang muna. So, basically, nakagawa tayo ng dalawang save point. So, paano natin makikita yung save point natin? So, you can now check using git log. Clear natin para makita nyo maigi. Alright, so meron tayong dalawang save point. This one, the first save point is yung committing the core code base. So, yun yung unang finish natin yung project natin yung sa git. And then, the other one is yung in-add natin yung navigation bar, which is yung pinakabago. Now, let's view our project in real time. So, open natin nga itong show me explorer nga natin to. Okay. Wait lang ha. Let's view this one in the browser. So, ito yung project natin. Nalagyan natin siya ng isang nav bar. So, let's say, hindi nagustuhan boss mo yung nilagay mong nav bar. Now, what we can, anong pwede natin gawain? So, dito, meron tayong tinatawag na checkout commit, revert commit, reset commit. Alright. Bago tayo i-explain yan, bago natin balikan lahat yan, let's add more commits dito sa project natin kasi masyadong konti. For example, palitan natin itong pangalan, yung navbar. Palitan natin. Gawin natin Shiks Resto Bar. Save natin ngayon. Alright, so nag-orange na. Ito niya, nag-orange siya. And then, ano gagawin? Git add all. Alright? And then, let's say, git commit. Then, sabihin natin, dash M, change the branding. Actually, pagka ganun konting change, hindi nyo kailangan mag-commit. Ha? Ang commit, ginagawa lang once na matapos nyo yung requirement na pinapagawa sa inyo. Or marami kayong code na in-edit. Alright? Sabihin natin, change brand, title. Alright. So, I've committed one again. So, meron na tayong tatlong commit. Right? Or tatlong save point. So, git log natin. Okay. So, another commit gawin na natin is another one is, for example, gusto kong palitan tong title. Sabihin natin, git test. Alright, git test. So, ayan, another change na. Ito na, orange. Then, you can type dahil sa command prompt. Let's just add. And then, commit. Sabihin naman natin, change website title. Okay, so ilan na ang save point natin? So, meron na tayong apat na save point. So, let's check git log. So, ayan, meron tayong apat na save point. 1, 2, 3, 4. And currently, nandito tayo sa pinakabagong save point. Indicated nitong headmaster na to. So, alam natin na nandito tayo ngayon. Alright, let's say sinabi ng boss niya. Papakita ko sa inyo ang difference between dito sa pagbabalik na to. Kunwari, sinabi ng boss mo, Mr. Bulasok, I want to check the code on the second save point natin or second head natin, which is the added the navigation bar. So, how do we do that? Gusto lang natin i-check yung code, sabi ng manager. Pero there are no changes. As you can see, nandito kulay green siya. Ibig sabihin yan, safe. Itong kulay yellow, medyo safe. Kulay red, delikadong commit. Mamaya, papakita ko sa inyo, bakit? So, ang checkout, ginagamit siya pagka gusto nyo tignan yung lumang code. Alright? Ganun ginagamit si checkout actually. And then, after kung gusto, after nyo makita at nagusto nyo ibalik dun sa code na yun, pwede kayong gumawa ng panibagong branch para dun sa code na yun. Mamaya, explain natin yung branch. So, medyo malalim pa. Nagugulan pa kayo. Now, let's proceed to git checkout. Sabi niya, gusto ko makita yung pangalawang commit. So, let's do git log one line muna ulit para mapaigilin naman natin. Alright, so ito yung pangalawang commit. Ito yung code ng pangalawang commit. So, we can type here, git checkout yung pangalawang code. Press enter. So, as you can see, check natin ngayon yung code natin. Bumalik siya sa dati. Tinan mo yung title niya, tsaka yung branding, nawala. Nawala. So, titignan natin dito, pag na-refresh natin, so, ayun siya. Yung navbar at yung title, nabago.
Let's try naman kung babalik tayo sa dati. Balik tayo sa dati. Check out. Git check out natin yung pinakalitas. So, git check out. So, balik tayo dun sa dati. So, sa unang ano natin, commit. So, refresh natin. So, mapapansin mo dun sa master commit natin, sheiks, resto bar, tapos git test yung nakalagay. Okay, so ganun yung nangyari sa kanya. Balik tayo sa master pala. Sorry kung dito ko binalik. Okay. Now, ganun ginagamit sa checkout. Kung gusto mo lang tignan yung lumang code and then gamitin yung lumang code, ganun yung gagamitin mo. Git checkout para makita yung previous sample or yung previous save point natin. Now, ano ang meron dito sa isa? Okay, git revert commit. Anong ginagawa nito? For example, di ba meron tayong apat na commit na ginawa? Meron tayong apat na commit. So, itong added navigation bar, yung core code, brand title, and change website title. Sinabi ng boss mo, ayoko ng brand title natin, pakibura yung change na yun. For example, gusto yung tanggalin yung change na to, di sa commit na to. Ayan, yung pangatlong commit, ayaw niya nang gamitin yan. So, pwede natin gamitin si git revert. Okay, git revert, tandaan niya, git revert. Ayan, then yung code, yung gagamit, tatanggalin niya. So, ang mangyayari dito, lahat ng changes na na-apply dito sa pangatlong change brand na to, sa pangatlong save point natin na yan, mawala. At magkikita nyo, may magugulat kayo, ano yan, ano nangyari dyan, ano yung lumabas na yan? It's just Vim, actually. Ang tawag dito ay Vim Text Editor. So, para mawala dito, pipindutin mo lang, shift, colon. So, mapapansin nyo dito, mayroong lumabas na dalawang na colon. Tatype nyo lang, right quick, WQ, right, and then enter. So, kung mapapansin mo ngayon, babalik tayo dito sa code natin. Nawala yung branding kasi tinanggal natin. Siya yung pangatlong commit, di ba? Kanina naka-sheiks resto bar 'yan. So pag ni-refresh natin 'to, yung sheiks resto bar, wala na yung changes na 'yon. Pero kung titignan natin yung git log natin, kanina apat lang siya, ngayon lima na. Okay, so napansin niyo, medyo safe pa siya kasi nadagdagan yung commit. Nandito pa rin yung change natin yung sa brand site. So, for example, gusto mo ibalik yun. So, madali lang gagawin natin. Babalik. So, you can reset to this one. Sa git website, you can also check out. So, try natin. Git check out this one. Okay. So, git check out natin. Okay. So, nakapag-switch tayo. Pag na-refresh natin yan, ayan na uli yung code natin. O, diba? Okay siya. So, yun yung kagandahan kay git revert at git check out. Actually, safe sila. Safe silang gamitin. Kasi, nare-record yung mga changes na nangyayari sa kanila. Hindi ko pa kasi pwede ipakita ko paano i-save yung sa check out. Kasi, branching na yun. Mamaya malalaman nyo paano ginagamit si branching. Now, punta tayo ngayon dito sa pangatlo. Yung pinakadelikado. Si reset commit. Ay, balik tayo kay master. Git checkout master. So, tandaan nyo si checkout, ginagamit yung parang move to this head, move to this same point. Yan ang nangyayari sa kanya. Isipin nyo si GitHub, parang connected dots yan. Ayan, nandito ka sa save point 1, save point 2, save point 3, doon ka gumagalaw. Pag nag-checkout ka, sabihin natin, check out mo sa save point 1, mapupunta ka dito. Ganun lang siya. Si revert, pag ginamit mo, gusto mo tanggalin si navbar, maaalis yan pag ginamit mo si revert. Pero madadagdag siya dito. Hindi siya mawawala. Hindi ito mawawala. Madadagdagan dito na tinanggal natin itong changes na to. Ano na mangyayari dyan? Now, si reset. Anong meron kay reset? Kay git reset. Si git reset naman, ito talaga delikado. Kasi for example, gusto kong tanggalin tong tatlong changes na to. Ayoko na sa kanila. I'm pretty sure, ayoko na. So, pag ginamit mo si reset, pumunta tayo dito kay added navigation bar. Pag ginamit natin yan, and then tinype mo dash hard. Ang mangyayari dyan yan, tignan nyo, tandaan nyo kung ilan yung nasa git log natin. Lima yan. Pero pag ginamit natin itong reset, babalik daw tayo dito sa second phase. Tignan natin ang itsura nito ngayon. So as you can see, bumalik siya sa dati. Sa dito dulis up at naging nav bar. Ang masaklap dito, pag tignan mo yung git log, totally bumalik ka sa save point mo, sa pangalawang save point. Nabura yung tatlong
save point mo sa unahan, bumalik ka dun sa pangalawa. Kaya siya delikado kasi once na mabura yung save point mo, wala kang magagawa dun. Ito talaga ang tinatawag na rollback. Kaya matatanda yun. Parang siyang, alam mo sa Windows, system restore point. Parang ganun yung nangyayari sa GitHub. So, ayun nga, tulad yung sinasabi ko sa inyo, kung i-apply nyo dito yung concept na nangyayari kanina doon sa project-project na ginagawa natin. Ba, nagbuwan ng project si client, and then umabot ng version 4, at ayaw niya lahat ng ginawa, gusto lang niya ibalik sa luma, you can just type in git reset, and then balik ka dito sa version 1. Tapos ang problema mo, di ba? Or git checkout. Okay, so, proceed tayo sa susunod. Saan ba tayo nahinto? So, tapos na tayo sa commit. Tandaan nyo, ang syntax ng commit is git commit the message nung co-commit, and then i-type mo ko yung description nung commit mo. Okay? So, recap lang yun. Now, let's proceed to saan ba tayo? Okay, tapos na tayo dito sa reset. Alright, ito na. Ito yung sinasabi ko, yung branching. Now, tandaan nyo, pagka gagamit kayo ng git, you never push something sa master branch, or you never make changes sa master branch. For example, nagkaroon kayo ng requirement. DJ, makikita yung collaboration eh. Papalit ako na sa inyo yung collaboration ngayon. For example lang to ha. Let's say, pinapagawa tayo ng website. So, ito na yung home base website natin. At meron tayong dalawang programmer. Ako si programmer 1 at yung isang katabi ko si programmer 2. Ang gagawin natin, so si programmer 1, sabi ng boss natin, gawa ka ng maganda, Jumbotron. Sabi natin, gumawa ka ng Jumbotron sa ating homepage. At si programmer 2, pinagawa niya nung cards or design na cards dito sa homepage. Makikita niyo yun, papakita ko sa inyo ang collaboration. Now, sige, startan natin. Pero bago ko mag-start yun, ang gagawin ko muna, gagawa ako ng sarili kong branch. And to create a branch, ayan na kailangan mong i-type. So, tatype natin dito, git branch. So, sorry, babalik mo pala ako sa master. Kasi nasa naka-detach head tayo. So, git check out master. Alright, nasa master branch tayo ngayon. And then, I'll create a branch. Git branch. Sabihin natin, siyempre, ang gagawin ko is Jumbotron. Sabihin natin, git branch Jumbotron. Okay, so I created a branch Jumbotron. So, para makita yung mga branches, so, git branch. Ayan, so, may isa kang branch na Jumbotron dito. So, tandaan nyo itong illustration na to. Ito yung mga master, ito yung master branch natin. Ito yung sub-branch. Ayan, yung ginagawa ko ngayon. So, isipin nyo, ito ngayon yung ginagawa ko ngayon na Jumbotron. So, yung Jumbotron features na gagawin natin. Now, dito tayo dito. Ito. Ayan. So, gumawa tayo ng branch. So, mag-check out tayo ngayon dun sa branch na ginawa natin. So, sabihin mo dito, git check out Jumbotron. Alright? So, I'll check out to this Jumbotron. Now, nandito tayo sa Jumbotron. Dito na tayo pwedeng mag-code sa branch natin kasi alam ko, akin to, Jumbotron branch na to. Alright? So, mag-code tayo dito. Okay. So, lagyan natin ito ng Jumbotron. Sample lang naman. Huwag niyong problemahin itong i-code ko na ito kasi importante is yung sa div lang. So, saglit lang. Pabilis lang ito. Alamot ako na. Container. Fluid. Okay. Huwag niyong problemahin ito guys. Saglit lang ito. Dito sa Bootstrap para mabilis. Sample lang to ha. Okay, so I'm going to use this. Sige, gamit natin ito. Jumbotron. Alright. So, ayan yung Jumbotron natin. Okay, so check na natin kung okay siya. Eh, butik. Ba't ko ba nilagyan ng row dito? Isin lang natin. Okay, ayun. So, okay na siya. So, for example, ito yung kinode natin. So, na-code natin yung pinapakode sa atin, yung Jumbotron. So,
So, paano natin gagawin dito sa command prompt? Paano natin push to? So, kailangan natin lagyan. Sabihin natin, git, itatype natin, add that. So, may station changes natin. So, i-commit natin sa branch natin. Nasa Jumbotron branch tayo. Tandaan nyo, wala tayo sa master branch. So, git add, sabihin natin, commit. And then, ang message natin, created Jumbotron for website. Okay, so nagkaroon ng Jumbotron yung website na gaginawa natin. So, ayun, nag-put tayo ng Jumbotron. Now, i-commit natin yung change natin. So, nandito tayo ngayon sa Jumbotron branch. So, tingnan natin. Ito ang itsura ng Jumbotron branch. So, ayan yun. Now, try natin kumunta dun sa master branch natin. So, punta tayo. Git checkout. Punta tayo sa master. So, pag refresh natin, nasa master branch tayo. Pag refresh ko to, wala yung ginawa natin code. Bakit? So, ito kasing master branch, yan yung nagsisilbing assembly natin. Yan yung, nandyan yung team code natin. Itong branch na ginawa mo, ito yung unit mo. So, nandito ka sa branch natin, yung Jumbotron. Dito tayo gumagawa. Sa Jumbotron, dito tayo nagko-code. Now, for example, yung kasamahan natin, di ba, inutusan niya natin yung kasamahan natin, sasabay tayong pinag-code. For example, ako naman yung isang tao, yung kasamahan niya. And then, syempre, gagawa ako ng branch para sa kanya. Ang gagawin ko sa kanya is yung cards. So, git branch card. So, wo-workan niya yung card. So, punta tayo tayo, git checkout card. Kunwari, ako naman yung isang tao na yun. So, magkukuda ko. Ano itsura ng card? So, nasa card tayo, ito itsura nung unit niya. Yan, ganyan. So, pwede tayong mag-code dito sa card. So, paano natin i-code yung card? So, halimbawa, ako yung programmer 2, tapos na si programmer 1, okay? Hindi pa lang siya nagko-commit pa. Ako naman si programmer 2, ngayon pa lang gagawa ng code. So, lagyan natin ng card. Paano ba? So, ako ba nalagyan yung... Okay, ito si card. So, kunin natin tong card. Okay? So, sample lang to, ha? Okay? Yan, lagyan natin si card. So, wala yung magkukuda ko. Div class. Wala to, ha? So, malilito. Okay, so, container na lang gamitin natin. And then, div class. Row. Alright, so, paste natin ngayon si card. Lagyan ko lang siguro ito ng call MD. Okay, lalagyan ko siya ng source muna para may picture, para maganda tingnan. Resources. Resource IMG. So, kung meron ako dito, 3.jpg. Save na natin ang natura na. Okay, check natin. Git test. So, ito yung card natin. Ayan. So, napakalaki. Tanggalin nga natin itong width na to. Okay. Oops. I-add natin, card natin, multiply ko lang ito. Ayan siya. So, ayan, kumari, ito yung ginawa niyang card, right? So, ginawa siya ng card, and then, magpupush, magkocommit na siya. So, git, add, ito yung ginawa kong code. So, requirement. So, isang programmer ito, nasa katauhan tayo ng isang programmer. So, sabihin natin, git commit, dash m, sabihin natin, added cards, to website. Now, paano natin pagbabanggain yung dalawang code na ginawa natin? Babalik tayo sa master. Ano itsura ng master natin sa tingin nyo? Ito ang master natin. Wala pang laman. Now, pagbabanggain yung dalawang nag-code, yung codes nila. So, for example, ako, yung una, babalik tayo sa programmer 1. Si programmer 1, na, magagawin niya is i-merge niya yung changes dito sa master. Dito na pumapasok yung tinatawag nating git merge or merging branch. So, nasa branch tayo ng Jumbotron. Pupunta tayo sa branch, mula sa branch ng Jumbotron, pupunta ka sa master branch para makapag-merge. So, nandito tayo sa master as indicated here. Nakita na, check out master tayo kanina. And then, ang gagawin natin is ta-type mo git merge and then the branch name. So, ano yung branch name ni Programmer 1? Sino? So, si Jumbotron.
Alright, so i-merge niya si Jumbotron. Press enter. So kung mapapansin mo ay nag-merge na si Master, yung code ng Jumbotron nandito na kay Master. Tandaan niyo, tingnan, nasa Master branch tayo. Now, gusto ko ngayon ipasok na rin yung code nung programmer number 2. So pipilitin naman natin git merge tawag dito. Ano yung ginawa niya? Card. Now, pag kami merge mo yan, nag-fail. Kasi meron sinasabing conflict. So, kailangan mo i-fix yan. So, mapapansin mo, babalik tayo sa Atom, meron dito yung conflict. Okay? So, kailangan mo to i-fix manually. Kasi nagkaroon ng conflict yung code. Parehas nila ng pinagkundan, index.html. Dito na pumapasok yung regression natin. So, kailangan mapag-ayos natin itong code nila. So, if i-fix natin to manually, burahin ko lang to. So, ito yung trabaho na ang mga senior. Sila nag-aayos ng regression. Okay? So, pag kami ganyan, re-reviewin and then ipapa-fix dun kung sino yung huling nag-commit or kung sino yung huling nag-push siya mag-adapt ng changes. So, save natin ngayon. So, ngayon, pag na-save natin, ang kailangan mo nilang gawain is git add. I-add natin yung changes and then git commit. Alright? So, enter mo lang. Wala nang message kasi pinafix lang niya yung conflict. So, no need to type a message. So, ayan na. Pumasok na naman dun sa Vim editor. Ang gagawin mo lang, shift semicolon, then WQ. So, ayan. Nag-merge na yung branch nung card sa master. So, pag tinignan mo ngayon si master, ito na yung pinagsamang code dun dalawang programmer. Nakita niyo yun? That is collaboration. So, diba? Lupit. Isipin niyo, kasabay nilang ginawa yan, mas mabilis yan kaysa sa isang tao. So, nakapag-collab sila, nakagawa sila ng isang simpleng mabilis na website. Ganun gumagana yung collaboration sa GitHub. Although, Git lang pala, Git. Mamaya ako pa i-discuss yung sa GitHub, alright? So, dun muna tayo, pause muna natin tong video, and then let's proceed para sa GitHub tutorial natin, okay? Okay, so proceed tayo. So, na-merge na natin dun sa master yung mga branch na ginamit natin kanina. Now, ano pong kailangan natin gawain? Siyempre, kailangan natin linisin yung mga branches natin. So, type mo sa greet branch. Nandun pa rin yung dalawang branch na pinag-code natin. Si card at si jumbotron. So, kailangan natin linisin yan. So, ang code dyan is ito. So, git branch dash D, capital D, and then yung pangalan ng branch. Para ma-delete yung branch na tapos na gamitin. Since naka-merge nyo sa master, hindi na natin sila kakailanganin. So, git branch dash D. Buburahin natin yan. Okay? And then, git branch jumbotron. So, linis-linis din ang branch. So, pag-tigil natin ito ngayon. So, git branch, si master na lang yung natitira. Importante din yan yung paglilinis ng branch. Now, punta na tayo sa next stage ng topic natin, which is yung GitHub. So, ano ba si GitHub? Si GitHub actually is a hosted repository or is a web service na nag-host ng repository mo para ma-access ng ibang developers yung code mo. So, ito, pwedeng-pwede ito ngayong pandemic kasi work from home lahat. So, dito nagagana yon yung online na collaboration. So, may unang tayong kailangan gawain dito. Ano ba ito? Alright. So, kailangan nating i-add yung repository. So, bago yung gagawa tayo ng repository sa GitHub. Okay, punta tayong github.com. Ayan. So, ayan yung repository. Teka, nagre-record ba tayo? Alright, recording naman. So, ito yung repository natin. So, gagawa tayo para dito sa code natin. So, pinutin nyo itong sinyo. Okay. So, gagawa tayo ng repository name. Sabihin lang natin, restobar test. Alright, so let's create the repository. So, para nga pala makapasok sa GitHub, pasensya na hindi ko na banggit, is kailangan nyo lang mag-register. Pag punta kayo github.com, mag-register lang kayo. And then, ito na yun, yung nakikita nyo. Ito na yung lalabas. So, nakagawa tayo ng repository. Ayan siya. So, kailangan nating i-set up sa ating Git. Paano i-set up? Tingnan mo itong nasa ibaba. Yun lang yun. Pupunta lang tayo dito, yung code na to, kakopy nyo to. Yung my git remote add. Yan yun.
copy, and then, oh, sorry, paste lang natin dito. Alright, so ang ginawa ng code na yon is, sinabi lang niya, remote. So, itong remote is a code para ma-set up yung repository. Idadagdag daw. Sino ang idadagdag? Si origin. So, pinangalanan lang natin, parang si origin, variable lang yan. Ang laman niyang content ay itong GitHub, yung repository natin mismo. So, pangalan ng repository natin dito kay Git ay origin. Ayan, so, kailangan natin ngayon i-push itong nilalaman nitong codes natin dito. So, kailangan natin i-push dito sa repository. So, pag pinush natin yan, so, papalitan natin itong main, gagawin natin master kasi master pangalan ng branch natin. So, try natin mag-push. So, hihingin yung username mo. Sabihin mo, Raymart0132. Now, itong pinaka-importanting part, yung pagsisetup ng tinatawag nating token. So, medyo matrabaho to. So, pupunta ka dito sa settings ng GitHub mo. Teka, nagre-record ba tayo? Okay, nagre-record naman. Pupunta ka dito sa developer settings. Alright? So, pupunta kayo sa personal access token. So, kiklik mo. Magkikreate ka ng bagong token. So, pag nag-create ka, ganito lalabas dyan. Ayan. Checkan mo lang lahat. And then, I'll regenerate a token para makita nyo itsura. So, ito yung token. Ika-copy nyo lang yan. And then, pipindutin nyo itong update token. Ito yung ipipaste nyo dito sa password. Kasi, deprecated na yung password dito sa GitHub eh. Ang ayaw na nila nun. Ang hinihingi na nila itong token. So, paste natin. Then, press enter. So, ayan. So, writing objects. Now, pinupush na ni Git natin, papuntang GitHub, itong mga code natin. Yung kaninang empty repository natin, ito, yung Git na ito, ipinupush na dito sa GitHub natin. So, tingnan natin, balik tayo sa GitHub natin, kung ano na itsura nitong, ano na, so, nagpupush pa. Wait lang natin matapos. 56%, hindi matagal yan. Natin. Nag-upload na tayo sa GitHub nung mismong code natin. Wait natin. Yan. So, mapapansin nyo, ang pangalan ng master natin ay Master Origin kasi nakukuha na natin si master dito sa origin natin, dito kay rest to bar test. Nandito na ngayon yung code natin, nasa GitHub na. So, pwede na yung i-clone ng mga ibang developer, pwede na mag-start yung collaboration. Pag-clone, so ito lang naman yung clone. Ayan. Pipaste nyo lang yung command nyan, sa HTTPS. Ito, pipaste nyo lang. Apakadali lang mag-clone, pwede nyo i-search sa Google yon. So, pag na-clone na yung code nyo, yun, pwede na mag-start yung collaboration. So, paano ba mag-start na collaboration? Sige, mag-try tayo. Gawa tayo ng branch natin. So, git branch. Sabihin natin, feature 1 muna. Feature 1. Alright. So, check out tayo sa feature 1. Alright. So, nasa feature 1 tayo ngayon. Ang gagawin natin is, code tayo. Sample code lang. Sabihin natin, wala pa natin palitan dito. Sige, palitan natin tong si title. Sample lang. Original resto bar. For example lang, pinatan natin si title. Alright, and then, we'll add this. So, stage natin siya. And then, we will commit dito mismo sa branch natin. Okay? So, pagka nag-commit tayo ngayon, tingnan nyo mangyayari ha. Sabihin natin, add feature. Tandaan nyo, hindi kayo pwede mag-code sa master. Lagi kayong gagawa ng branch para makapag-code. Alright? Wala nagko-code sa master ng rektahan. So, sabihin natin, add new title. Alright? Ito yung changes natin eh. New title. Okay? Save natin. So, na-commit natin sa branch na feature 1. Now, pwede natin gawain ito ngayon. Git push. So, din natin yung syntax ng git push ha. Git push dash u. Sa origin natin ipupush. Sino yung branch na ipupush? Ganun yung syntax niya na. So, git push. Ano ba? Git push dash u. So, saan ipupush? Sa origin natin. Dun sa repository natin. Sino ipupush natin? Itong si feature 1.
Sabihin ng push, itutulak natin papunta dun sa repository natin. Alright, so tatanungin yung username mo. Hindi pa rin tinatanong yung password ko. Nga, lagay ko muna yung password ko for now. So, yan. So, ipupush na ngayon yung changes. So, kung titignan natin yan yung repository natin, magkakaroon niya ng panibagong branch. O, yun yung branch na ginawa natin. So, wait lang. Punta tayo dito sa ating repository. Ayan. So, may tayo sa resto bar. Kung mapapansin nyo ngayon dito, merong tinatawag na pull request. So, ibig sabihin nun, nagtulak tayo sa repository. Nasa decision ngayon ng may hawak ng repository kung kukunin yung pinull nating code. Kung mapapansin nyo, may dalawang branches na dito sa repository. Si master at si feature 1. So, tingnan natin yung pull request. Kung ano ang itsura ng isang pull request. Alright. So, compare and pull request. Dito na papasok yung code review yung tinatawag. Alright. So, let's create a pull request. So, feature 1 change. Okay. Sample lang to ha. So, we will create a new pull request. Pwede ka mag-assign ng reviewer nga pala dun. Pero actually, re-review na rin ni GitHub yan if there is conflict dun sa code. So, merge pull request. Pag pinindot ko tong merge pull request, papasok yan sa master branch natin, yung ginawa mong feature na yan. If ayaw mo, kasi pwede mo reviewin yung code na to actually eh. Dito sa file change, pipindutin mo yan. Makikita mo yung change na code. If hindi mo nagustuhan or hindi nagustuhan ng senior mo yung code, ang gagawin niya, babalik siya sa pull request and then he will write a comment. Sabihin natin dito sa comment, tignan natin itong pull request na to. Sabihin niya dito, pare, walang coding standards. Sabihin niya gano'n, walang coding standards yan. So, close yon. Pag close niya, sabihin nun, disapprove. Hindi pinayagan yung push mo. So, pwede mo tignan ngayon, ano ang review niya? Wala ang coding standard. So, ulitin mo yung code mo. Kailangan mo ulit mag-push. Lagyan mo raw ng coding standard. So, ano ba yung coding standard na sinasabi ko? Pwede mo sabihin dito. Kasi kami sa coding standard namin eh. So, ano yung nagbago? Feature 1. Sino nagbago? RCB. Anong date? Sabihin natin 1/30/21. Alright. May comment. Ito yung change daw. So, ito yung end ng change. So, dito nagsimula, dyan na bago. Alright, sa yung coding standards namin. So, makommit uli natin. Add. Then, git commit. With coding standards. Now, we can push. Okay, pupush uli natin sa origin si feature 1. Okay. So, hindi na naman yung username. Then, yung password. Tayo tayo dyan. Hindi na naman nangyayari. Save yung password ko. Sabihan natin kung save ko. Yun. So, save. So, magpupush yan. Titignan natin ngayon dito ulit sa git test. Okay. Tignan natin. Kung may pull request na bago. So, there aren't a new pull request kasi yung open na close naman. Check natin. Refresh natin. Okay. So, pupunta ngayon tayo. Walang pull request eh. Kasi na-close na natin. Titingnan natin ngayon dito sa branch. Punta tayo dito sa code. Punta tayo dito sa feature branch. So, eto. Meron changes dito. So, punta natin to. Gawa tayo ng pull request para dito sa branch na to. Okay? So, kikreate tayo ng pull request ngayon. Titingnan natin kung na-add na yung changes na gusto natin. As you can see, ayun na yung changes. Meron na siyang coding standard. So, pwede natin itong ipasok dun sa mismong code natin. So, paano natin ipapasok yan? So, balik tayo dito sa commit. Alright. So, pull request pala. Sorry. So, ayan. Feature 1. Click natin yan. Then, we can now merge. Confirm merge. So, ganun mag-merge dito sa GitHub. Now, kung mapapansin mo yung code natin ngayon, dito sa restobar.test, sa master branch, na-merge na yung coding standards.
So nakita nyo, online na yung nangyari. So pwede na mag-collaborate between different developers dito sa GitHub. Okay, sana may natutuhan kayo dito sa ating tutorial na to. Medyo mahaba yung tutorial, medyo magulo din. Kasi actually, pwede kang mag-download eh. Meron tayong tinatawag na GitHub for desktop. Ito kasi ginagamit ko na totoo lang. Hindi ko nakabisado yung command line. Pero importante kasi matutuhan yung command line. Alright? Although ito sobrang basic na pagka ginamit nyo. Kita lahat ng coding niya. Anyways, it's another one for another tutorial na lang. So at least natutuhan nyo na kung paano gumagana si coding si GitHub using CLI at saka si Git. So sana may natutuhan kayo sa tutorial natin. See you next time!